Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po sa lahat ng dumalo ng misa at nanonood po sa ating fanpage ng La Annunciata Paris. Thank you for watching. At sa mga nagsishare po ng ating Facebook account, thank you very much po. Meron po akong tanong sa inyo. May regalo na ba kayo sa inyong mga ina dahil ngayon ay Mother's Day? Ako po, meron na. Ito po ang iniregalo ko sa aking mother. Umuwi ako noong Monday, advance na, kasi hindi naman po ako makakauwi. Ito ang regalo ko sa kanya kasi napakadakila ng aking ina. Gaano ba kadakila ang ina? Nasa sinapupunan pa lamang nang ako'y ipaglihi niya ang laki ng sakripisyo ng aking ina. Dahil mahirap siyang magdala ng tao, suka ng suka, dura ng dura, siyam na buwan ay natapos na. Nung Biyernes Santo, katanghali ay ako'y ilang anak na, pero siya'y hirap na hirap, halos mamatay siya. Dahil hindi siya cesarean, hindi sa ospital ng anak siya, kundi sa bahay kubo at ang hilot ang tumulong sa kanya. Kakaiba pala nung ako'y ipanganak niya, hindi ulo ang ulo, ang naon ay dalawang paa. Kaya't ang sabi, suhi-suhi ay mahirap pa, muntik na daw akong namatay, salamat, nakaligtas pa. Nung ako po'y maliit ay sakitin pa, kaya't sa amin sa Batangas ay may kaugalian sila na ipagbibili ka ng kandila sa inang kandila niya para gumaling at huwag nang magkasakit pa. Hindi ko alam kung ito'y totoo o karanasan o dahil sa tulong ng Diyos, ako'y gumaling sa karamdaman. At nung ako'y lumaki na ay napakalikot pala. Maraming gamit sa amin binabasag ko pa. Maraming nakakaaway na mga kapitbahay na kahit kapag siya inaalis, ako ang isinasama. Nang kakaunti ang kaguluhang magawa ko pagbalik niya. Pero kapag ako'y napapalo ng aking ama, siya ang sumasalag at sabi, abay apin ay tama na. Baka mamatay anak mo iyan ah. Yun po ang karanasan sa aking ina. Ako po'y mahal na mahal niya. Kaya nga't one time sa aking humiliya, nasabi ko sa kanila na kapag siya'y lumalakad ng paluhod ay umiiyak pa para daw kayo maging mabait at sana'y tumino na. Siguro ito ang panalangin ng aking ina sapagkat alam natin ang sanggol kapag isinilang siya, ang kanyang puson ay nakakabit sa kanyang ina, nananatiling nakahugpong kapag pinutad ng kamadrona, doon lang siya mabubuhay at siya'y magiging tatayo sa kanya. Pero sa mahabang panahon, ako inalagaan ng aking ina, kahit ang aking pasasalamat ay walang hanggang talaga. Gusto ko mong kumang siya'y laging makasama, pero ako'y Paris priest ng La Annunciata. Kaya't inay, sasabihin ko na sa inyo, ngayon sa humiliya, alam kong nakikinig ka. At alam kong ngayon ikaw ay masaya at ipinagmamalaki mo na ang Biyernes Santong anak, abay, naging pari pa. Ganun ang isang anak at relasyon ng ina. Kaya't kung ating ikukumpara sa Ebanghelyong binasa, tulad ng Panginoon, unang Diyos Ama, gayon din ang mga ina. Sapagkat sabi sa banal na kasulatan, wala pa tayo sa sinapupunan, tayo pinili na ng Diyos na maalam. At ang ating mga pangalan isinulat sa palad niya, gayon kahalaga ang bawat isa. Kaya nga't ang kanyang bugtong nanak ay kanyang ipinadala para tayo matubos sa sala. At para manatili sa pag-ibig ng Ama, dapat ang tutularan natin si Jesus at ang Diyos na makapangyarihan. Kung ang anak at inay hindi nagkakalimutan, lalo tigit ang Diyos na sa atin ay lumalang. Kaya nga't itong si Jesucristo ang turo sa atin ay mag-ibigan tayo at magmahalan. Bagamat tayo bilang tao may kakulangan, hindi perpekto tayong magmahal at umibig pa. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay siksik, kumpletong-kumpleto, walang bawas ni isa. Kaya nga't ang dasal ko sa Santa Misang ito, sa mga magulang at mga anak na nakakatampuhan minsan sila rito, naway makalimutan ang sama ng loob dito at ang panatilihi pag-ibig sa puso mo. Sapagkat walang magulang na makakatiis sa anak niya, lalo't ang isang inay maraming sakripisyong ginawa sa anak niya. Marahil hindi alam ng mga bata o ng mga kabataan pa. Pero pag inyong nalaman, baka kayo mapaluha at sabihin niyong inay patawad, mahal kita. Walang huli sa mga anak na nagsisisi kapag nalaman nilang minahal sila ng kanilang ina parati. Kaya't kahit tayo may pagkukulang, ay ipagmamalaki ang sasabihin anak ko yang nag-homily ngayon din eh. Kaya ganun po, ano?
kung ang magulang ipinagmamalaki ang anak, gayon din ang Diyos na maalam. Kapag tayo napapatama sa landas na tinatahak, tiyak lang unang matutuway ang Diyos Ama. Sapagkat ang hangat ng Diyos sa kanyang nilikha sa bawat isa ay matutong magmahal, mag-ibig at magpatawad pa. Dahil ang tuling nila sa atin ay hindi alipin o kasama, kundi mga kaibigang pati sikreto'y nasasabi niya. Bago ko tapusin ang napahabang humiliya, nais kong magpasalamat sa lahat ng nagsimba. Naway sa misang ito'y ating maalaala ang mga inong nagdala sa sinapupunan ng siyam na buwan ang sa iba'y pipito dahil ikaw ay, anong tawag nga ba, sa anak na pitong buwan ay ipinanganak na, nakalimutan ko, na naiki-incubate pa, ang tawag ay premature pala. Mother's Day po sa lahat ng ina, no? Akin po uling i-announce, ini-encourage ko po ang lahat ng parishioners ng La Anunciata Paris na magkaroon ng commemorative plate na ilalagay po nito sa harap ng inyong gate, sa my gate o sa inyong main door. Pag kayo po ay nag-avail na, pa-picture lang po kayo. Pero kayo po ay shy type, pero naman pong hindi rin. Picture na lang po niya, no? So, salamat po. Atin pong ipagmamalaki na tayo ay mga Katoliko na tayo parishioners ng La Anunciata Paris. Thank you po. Congratulations po kayo ng mga mother. Kasali na yung sa prayer ba? Please all stand. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain po tayong lagi ng wet papagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang pagdiriwang po ng Misa ay natapos na. Tayo po'y magsiupo para sa healing session. Salamat sa Diyos. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your own special way. Come like the spring in the desert. Come to the weary of souls. Lord, let your spirit healing power touch us and make us whole. Ama naming mapagmahal at mapagkalinga, salamat po sa pagpili niyo sa bawat isa sa amin. Nasabi nga ni Propeta Jeremias, wala po kami sa inyong sinapupunan, kami yun ang pinili. Salamat din po sa pagsusulat niyo ng inyong pangalan, ng aming mga pangalan sa iyong mga palad. Alam namin ganon kami kahalaga. Salamat po hindi niyo kami tinuring na isang alipin, kundi ang tunay na kaibigan. Isang kaibigan kayo mag-alay ng buhay para sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pagbibigay niyo ng ina sa bawat isa sa amin. Ang inang punong-puno ng pagmamahal, ang inang napakalawak ng pangunawa. Ang inang kayang magsakripisyo para sa kanyang mga anak. Ang inang kayang magtiis, magparaya para sa kabubuti ng kanilang anak. Salamat sa inang punong-puno ng pagmamahal at pag-ibig sa amin.
Salamat din po sa biyaya ng buhay na kaloob niya sa bawat isa sa amin, lalo na po sa mga taong nagdiriwang ng kanilang karawan sa araw na ito. Basbasan mo't pagpalain sina Naichi Escarcia, si Kenneth Pagawitan, si Melissa Soriano, si Mary Kathleen Sidaria, si Lindy Panagsagan, si Mary Ann Ayon, si Marlin Abasola, at sa lahat ng nagdiriwang ng kanilang karawan. Tinataso po ang lahat ng ina na naririto, ang lahat ng inang nanonood ngayon sa amin, at ang lahat na ina sa buong mundo. Basbasan po lang si Ate Dori Makadangdang, si Carol Muraleda, si Nay Amparo Sibal Osorio, si Nay Andrea De Castro, si Telma Gonzalez, si Raquel Kalangit, Luigi and Mel Bautista sa kanilang wedding anniversary. Basbasan si Ate Sheena Osorio, si basbasan po lang si Armando and Helen Domingo, si Ate Iris Ang, si Tita Nida Vera, si Tita Ida Castillo, masapos si Kuya Jojo and Ate Fe Aguila, masapos si Kuya Jo and Ate Jojo Orian and family, masapos si Puebe Gwen Bueno, si Ate Sofia Pagawitan, Larne Parada and Rosario Abuan, masapos si Ate Beth Valdez, si Ate Nene Oyaw, masapos si Ate Linda Laura Padul, my Lord and my Savior and my King. Kunyo to bless si Ate Edith Reyes, Myrna Alipi and Chopay Kyocho. Basta po si Maluk Lave na nagdiriwan ng kanilang karawan. Basta po lang si Bing Anrada and Lulu Krenko. Si Ate Hilda Evangelio, Lillian Evangelio, Norm Evangelio. Ngayon din po si Eva Lescano, si Ate Rowena Kagimbal. Kunyo to bless si Kuya Nat and Ate Glo Arbolente, si Ate FC Arboleda, masapos si Tita Lalemanyo, si Arian Makalalad, sa tuloy ang pagaling ni Jewel Kalangit and Chana Chua. My Lord and my Savior and my God, tinataso po ang lahat ng mga may sakit, ang mga nahihirapan sa oras na ito. Padaluyin po niyong biyaya at pagpapala. My Lord and my Savior and my King, we worship you and we give you thanks. We surrender everything unto you. Masapos si Ate Del Arizana Par, my Lord and my, sa tuloy ang pagaling ni Don Ortega, ni Nelly Baldurea, masapot pagpalaan si Kuya Lin and Ate Cathy Marquez, Jesus, Mary, and Joseph, protect and anoint si Ate Rosalinda de Torres, Emma Vergara, Butch and Angelica Riesa, masapot pagpalaan si May Morales, si basbasan pagpalaan Panginoon Tika Rochelle Lahiel Alahandalahem, sa aking pagtulong nalapis ng himbing, ang bantay ko'y tala, ang tanod ko'y bituin. Basbasan mo sila at pagpalahi, la 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 la. Basbasan po ang mga ina na sa kasalukuyan ngayon ay nanganganak. Basbasan ng mga ina na inay na sa binit ng kamatayan. Basbas po ang lahat ng ina na ngayon ay may sakit. Basbasan po ang mga ina na ngayon ay nagtatrabaho. Basbasan po ang mga inang pumunta sa malayong lugar sa ibang bansa para sa kabubuti ng kanilang mga anak. Lord, basbasan po ang lahat ng mga magulang. Tinatas ko ang mga magulang na may problema sa oras na ito. Ang mga magulang na merong sakit, ang mga ina, my Lord and my Savior and my God, hipuin mo po sila at pagalingin sa kanilang mga karamdaman. Lalo na po sa lahat ng inang naririto, basbasan mo po sila at pagpalain. Lord, I'm not worthy, but just say the word. Ako'y alipin ng Panginoong walang kabuluhan, sumusunod lang sa iyong kalooban, tulad ko ay isang walis, marumi, pero nakalilihinis. Basahan man sa turing, pero nakagagaling ng may sakit. Padaluin mo ang iyong biyaya ng pagpapagaling. Basbasan sila at pagpalaan, oh my Lord, oh my God, and my seven, my King. Silver and gold I have none,
the power of Jesus be healed. Silver and gold I have none. The power of Jesus be healed. Ginto at pilak ako'y wala, pero sa pangalan ni Jesus ay padaluyin mo ang biyaya ng kagalingan na wag at isang saglit lang ay iyong ipadama ang init ng pagmamahal mo sa amin, Ama. Padaluyin mo ang biyaya ng pananalig. Padaluyin mo ang biyaya ng pag-asa. Padaluyin mo ang biyaya ng pag-ibig. Release all the pains in your heart. May the God bless you, protect you from all evil. By the power of God, by the healing power of God, may the God bless you, protect you from all evil. La 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 la. Huwaking Diyos, huwaking Panginoon, kami sumasamo sa iyo'y nananalig. Nagmamakaawat, naninikluhod, naway basbasan mo ang bawat ina na ngayon naririto. Ang lahat ng nanonood sa amin, sila'y padaluyin mo ang biyaya ng kagalingan. Naway katisang saglit lang, sila iyong iduyan sa iyong kandungan. Huwaking Diyos, huwaking Panginoon, basbasan mo't pagpalangin ang lahat ng ina, ang lahat ng mama, ang lahat ng mother. Basbasan mo po sila, naway iduyan mo sa iyong kandungan at iyong ipadama ang init ng iyong pagmamahal, ang init ng iyong pag-ibig. O aking Diyos, hipuin mo sila, basbasan mo ang mga ina. Receive the Holy Spirit. Our Lady of Plenonciata, pray for us. The Lord be with you. And with your spirit. May the Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Relax, inhale and exhale. Happy Mother's Day po. Palakpakan po natin ang mga ina sa araw na ito. Thank you very much po, and God bless. See you tomorrow.